Ongoing po ngayon, sir, as we speak, yung pre-trial po na nagsimula po yan mga bandang alas dos, and we receive in confirmation na ongoing. But kung ano po yung mga napag-usapan doon po, hintayin po natin, sir, matapos po yung proceeding, then we will get updates po. So, hindi ba rin po natin pwede ilabas yung medical condition ni Pastor Kibuloy? Because I don't have personal confirmation with respect sa ruling po ng korte doon po sa medical findings po na sinubmit po ng PNP po. Pero automatically ba pag once na ma-deny, malilipat ba ng custody o may magbabago ba doon sa transfer? Iintayin po natin, sir, yung order po, kung mailalabas po na order ang korte for his transfer po, assuming na tama po yung nakukuha niyo pong information. But for confirmation, sir, antay po tayo, sir, na ilalabas po ng order po ng korte. No, for Senate po ni Kibuloy, may preparation sa puto. Well, antayin po natin, sir, kung ano yung magiging final decision po ng COMELEC po. Definitely po, hindi po siya papayagan pong gumamit ng anumang gadgets sa loob po ng kulungan, whether dito po sa custodial or eventually kung malilipat po siya sa BGMP. Definitely po, bawal po. Kung paano po siya magka-campaign, assuming na lulusot po yung kanyang kandidatura, then we have to wait po. Again, sabi ko nga po, any activities related po sa mga persons under detention, it will be up to the court po. Ma'am, yun pong pagharap niya sa kanyang may pagdiling sa Kongreso o sa Senado, may coordination na rin po ba sa PNP? Kung papayagan po at maglalabas po ng order ang Quezon City and Pasig RTC allowing him to attend po yung Senate hearing po, then the PNP, we will coordinate po sa Sergeant at Arms with respect po sa transport and appearance po ni Pastor Kibuloy, assuming pagdating po nitong hearing ay nasa custody pa po siya ng PNP. Last matter ni Kibuloy, ma'am, may update po tayo dun sa Angels of Death na investigation. Ongoing pa po, sir, yung investigation at may mga na-identified na po tayong mga personalities including yung mga ibinigay po ng mga pangalan po nung sinasabing mga dating miyembro po ng pastoral na sinasabing mga nabiktima po ni Pastor Kibuloy po. And we are still waiting for the result po nitong initial investigation na sinagawa po ng Police Regional Office 11 at CADG po. Ma'am, kinasuhan na po sila sa DOJ kanina yung mga... Well, ang tama po ba, inciting to sedition and sedition? Tama po, kaninang umaga po ay formal na pong nagreklamo po ang CADG sa pangunguna po ni Brigadier General Nick Torres. Siya po ang tumayong complainant po at may mga witnesses po siyang more or less mga 20 po na PNP personnel para isampa po yung kasong sedition at inciting to sedition in relation po sa cybercrime law po natin against po kay Attorney Israelito Torion at labing isang individual po. Kung ito po ay sina Eleonor Cardona, Carlo Catil, Lorraine Badoy Partosa, Jeffrey Celis alias Ka Eric, Kathleen K. Laurente, Trinidad Arafol, Lord Byron Cristobal, Joey Espina, San Esteban Lava, Jose Lim III, Attorney Marie Dina Tolentino Fuentes, and other John Doe's and Jane Doe's po. Ito po ay nag-ugat po. Ito pong reklamo po nila doon po sa pagpigil po nila at pananakit sa mga pulis natin during sa service po ng warrant po na nagsimula po noong August 24 hanggang matapos nga po iyon noong first week po ng September, umabot po ng 16 days po yan. As to the case po ng inciting to sedition, yan naman po ay nadokumento po ng PNP sa pamamagitan po ng ACG at CIDG yung mga ginawa po nila, particularly noong August 25 and 26 noong palabas po sila ng panawagan sa pamamagitan po ng kanilang mga social media accounts. Hinihikayat po yung mga kababayan, particularly yung mga miyembro po ng KOJC na mag-aklas at patalisikin sa pwesto ang kasalukuyang administrasyon. Kaya nga po, in relation
investigation po yan sa kaso ng cybercrime law dahil gumamit nga po sila ng kanilang social media account at nagsunog po sila ng mga gulong, nagtapon po sila ng mga monoblock, sinaktan po at tinapunan ng kung ano-ano yung ating mga polis na nag-blockade po sila sa National Highway at which is a in contravention po doon sa permit na ibinigay sa kanila na dapat yung kanilang prayer rally ay doon lamang po sa KOJC compound, and yet hinarangan po nila ng mga sasakyan itong National Highway. So lahat po ito ay naidokumento po ng PNP to support po yung kasong inciting sedition in relation to cybercrime law as well as sedition po. Puli lang po, ma'am. Reaction niyo po, sabi ni Dorio, ipinagtatanggol na lang daw po na yung kanyang kliyente ng mga panahon na yan. At hindi na daw po alam yung merits nitong kaso na ipinagpo ng PNP sa DOJ. Well, yan po yung kanyang statement. Meron naman po siyang pagkakataon. Bibigyan po sila ng pagkakataon ng prosecutor para sagutin itong reklamo po na ito. But obviously, doon po sa 16 na araw po ng operation po ng PNP, there is a deliberate attempt on their part to really hide and deny the whereabouts of Apolly Cubuloy and others. At napatunayan po natin yan nung huling araw na supposedly po ay talagang i-assault na po natin at papasukin, particularly nung September 8, kung di po ako nagkakamali, na it turned out na lumabas mismo doon sa target nating building si Cubuloy at iba pa. This is a clear indication na from the start they have the intention to really deny the location po ni Pastor Cubuloy. So ito pong mga ito po yung ginawa po nilang pagharang, pananakit sa ating mga pulis. Nakadokumento po lahat yan at ito po ang naging supporting evidence po ng PNP sa pagsasampa po ng kaso for sedition, inciting to sedition po. Ma'am, mababad niyo sa mga kinasukan pa itong mga plano pang masamuhan ng CIPG? Yes po ma'am, ito lang ay mga unang mga kaso po na ipafile po natin. Remember, meron pa po tayong ikinakasapo na kaso, particularly yung obstruction of justice. Kitang-kita po dyan at naidokumento po yung ginawang pagdi-deny po nitong particularly yung mga officers po ng KOJC, and of course, kasama po dyan siya, again, with due respect kay Attorney Torion, ay documented po yan ng STG po. So maliban po dito, ay may mga kaso pa po tayong hinahanda maliban dito po sa obstruction of justice po. Yes po ma'am, maliban po doon sa mga miyembro po ng particularly yung mga officers and other members po ng KOJC, and of course yung mga humaharap po doon, yung mga ibang abogado po, doon po sa ibang mga personalities, we're just documenting some of it, particularly those who said na wala po doon si Pastor Cubuloy and others, and if evidence warrants po, ay isasama po sila doon sa ikinakasang kaso po for obstruction of justice. Antayin po natin ma'am kung ano po yung ilalaman po ng complaint. I don't want to preempt po yung isasampang kaso po ng CIDG. We have to wait po. Tuloy-tuloy pa rin po sir yung ating paghahanap. We are receiving some information na nandito lamang po siya sa bansa at palipat-lipat po ng lugar. In fact, based kay General Torre kanina, ang sinabi niya, without revealing yung kanyang lugar, ay itong September and even itong bago matapos itong September ay na-monitor po nila dun sa dalawang lugar, particularly sir, dyan sa may Mindanao. However, once pinupuntahan po ay nakakalusot po. So, sabi nga natin, we're not making excuses. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nating paghahanap. And again, we want to remind for those people na nagkakanlong po kay Atty. Roque na posible po na maharap po kayo sa kaso for obstruction of justice for intentionally harboring a person sa being searched or being hunted by the Philippine National Police and other law enforcement agencies po. That was in September, no? That was September, sir. That was September, first week of September na he was monitored somewhere in Mindanao without giving the location po at palipat-lipat po. So from there po ay sinusundan. Again, even the Bureau of Immigration na
has already said, stated na nandito lamang po so far siya sa Pilipinas. So tuloy-tuloy po. At kung meron man pong nakakaalam na mga information, makipagtulungan po kayo sa inyong pambansang pulisya para tuluyan na po nating mapasailalim sa jurisdiction po ng Congress or Senate po si Attorney Harry Roque po. Ano po ang analysis niyo? Why me muna? Bakit kayo? Well, si Attorney Harry Roque, I'm pretty sure ay meron po yung mga kaibigan, may mga nakakakilala po yan na possibly mas comfortable po siya na doon po humingi ng tulong. That's why we kept on reminding na for those people who would intentionally harbor a person being hunted by the government, ay meron po silang kakaharaping kaso. So, your guess is as good as mine, sir, with respect to his intention, bakit doon po siya sa lugar po na yun tumakbo. But in fairness po, even prior dito sa report na meron cited po siya sa area po ng Mindanao, there were also reports earlier na locate din po siya at na cited po siya somewhere in Region Tirin, even na Calabarzon. However, pag pinupuntahan po ng inyong pulis ay hindi po siya nalolocate doon. So, he's in a run, palipat-lipat siya. Siguro, I'm sure, alam niya na hinahabol siya, hinahanap siya, kaya hindi siya nag-i-stay sa isang particular na lugar po. Merong isang statement si Congressman Dan Fernandez, I guess. Nakalimutan ko na yung exact quote, pero in so many words para sinasabi niya, nakakaya naman ito sa PNP. That is understandable, sir, na may mga ganyang mga saloobin po yung ating mga mambabatas po. But on the part of the PNP, like we said earlier, we're not making excuses. What is important right now is to ensure yung ating mga mambabatas and of course yung ating mga kababayan na hindi po tumitigil po ang inyong PNP. And I'm sure that also goes also doon sa ibang mga law enforcement agencies na naghahanap din po sa kanya. At yung commitment po natin na magtutuloy-tuloy, that is why we are being transparent to say at the very least yung mga locations na pinupuntahan po natin. But however, pag nagpupunta po tayo doon ay hindi po natin natatagpuan po itong si Attorney Harry Roque. Ma'am, can you confirm kung mayroong utos si PNP sa Davao COP na hanapin doon sa area na si Roque? Kasi may sinabi po yata ng Lunes sa Club Ceremony sa Davao, si Ferdinand. Lahat po ng area, the manhunt is not only limited sa Davao City. So lahat po ng areas yan, like I said, we searched dyan po sa Region 3, sa Calabarzon, and now we're focusing dyan po sa Mindanao po. So nakafocus tayo sa Mindanao ngayon, ha? Because of that information, but we are hoping na dun sa paghahanap po natin ay finally ay malocate po natin sila. But we're not at liberty to really give this specific location because I'm sure minomonitor din po niya yung mga sinasabi po natin. So, issue naman po ng Pogos kasi sabi ng NBI kahapon na parang nag-migrate daw tapos maliliit na mga skills itong Pogo operators tapos Filipino operated na rin daw po yung ilang Pogos. Alam po natin mas marami pong sa ngayon PNP sa mga mas maliliit na lugar. Meron na po ba tayong plan of action about this? The recent operation conducted by the PNP in coordination with particularly the PAOK is in and other law enforcement agencies eh, dito tayo sa Cebu kung saan 38 po na Chinese national yung natagpuan po natin yan which as an offshoot doon sa kinundak po na surprise inspection doon sa isang particular at this is a clear indication yung sinasabi natin before and anticipated na hindi na sila pupunta doon sa mga malalaking building kasi yun na yung concentration natin na habang winding up na yung mga legal IGL operation ay yung mga illegal na pogo naman ay magigirilya operation meaning doon sa maliliit na establishment maliliit na mga residential area sa mga subdivision doon sila pupunta to avoid yung paghahanap po natin at as to the possible involvement po ng Filipino, this is not surprising because even doon sa mga previous operations natin sa Pogo ay marami tayong nare-rescue ng mga Filipino kasi talagang yan din ang ginagamit nila and
obviously for familiarity doon sa area, and of course sa language barrier din doon sa kanilang kinalalagyan po. So lahat po ito ay being coordinated po ng PNP. Remember, may kinreate po tayo na STG skimmer purposely for the manhunt and operation against sa Pogo po. Sa Barayuga, ma'am, kausap ko din si General Torre kanina, and the SOJ already gave direction na ang PNP will be closely coordinating with the NBI. Instead of the NBI conducting lateral investigation, it will be a joint operation of the PNP and the CIDG with respect to the case of Wesley Barayuga po. So that is the update. Hinahanda na po natin, ma'am, yung kasong insubordination at yung pong deliberate disregard po niya doon sa order of restrictive custody. So, on awol status na po siya, and yung nag-apply na rin po ang mismong CIDG po for the revocation po ng mga barrel. It appears po na marami pong barrel na nakaregister under his name. So, ipinare-revoke na po yan ng CIDG. Si Sergeant Jeremy Kausapin alias Tox, it remains missing right now, na patuloy pa rin po natin siyang hinahanap po. Ano ang magiging importance po na yung nai-restricting sa Barayuga, joint na yung CIDG at sa NBI? Instead of conducting a separate investigation, it's a good development, welcome development on the part of the CIDG, because probably the NBI has some information na nandun sa kanila. Pag pinagsama natin itong mga information and evidence on hand, ay mas mapapalakas po natin yung kaso natin against yung mga personalities mentioned by Lieutenant Colonel Santi Mendoza po. So this is a welcome development on the part of the PNP po. Are you going to the same direction as yung investigation on high-profile killings? Ito lamang pong direction po na ito is for the Barayuga case only. But with respect to other investigation like the case of Mayor Halili, I'm not sure if it will be included doon sa direction na mag-joint investigation. But whether or not magkakaroon po ng joint investigation, the PNP is really focusing on these cases na mention po during the Quadcom committee and even sa Senate po. So ayaw kasi nating gawin na maging shotgun approach natin na lahat ng kaso ay bubuksan nating sabay-sabay, sa dami po ng posible na mga kaso na iimbestigahan po natin, we will be prioritizing muna for now yung mga kaso na mention po during the Quadcom committee, particularly the Barayuga case, the Espinosa case, and the Halili case po. But like I said, the Chief PNP already issued a directive for the creation ng committee and special investigation task group that will be dedicated in investigating these sensational cases po. The committee is composed of the concerned and relevant directorates like the DIDM, the DI, the IMEG, and ACG. But doon po sa special investigation task group, it will be headed by the CIDG po. Yung case na ipapile natin for Barayuga, so naka-hold muna po ito dahil sa joint investigation NBI and PNP? Probably right now, the PNP po kasi is ready na to file the case. In fact, we mentioned this earlier na iniintay na lamang po natin yung availability po ng kaanak po, particularly the wife of Mr. Wesley Barayuga po. And the PNP is ready to share that case folder with the NBI in case meron po silang additional evidence. Sabi ko nga, this is a welcome and good development on the part of the investigation because the NBI might have in their possession some evidence that would further supplement po yung ating nakahandang complaint po. So hindi mo na muna na i-file?
Sa ngayon po, sir, ay hindi pa natin ma-file for one reason na sinabi nga po natin yung availability po ni Mrs. Wesley Barayuga po. But as soon as she will appear and ready to sign, ready to sign po the documents na nakaready po natin, then we are ready to file. But then, since there is a new development doon po sa direction na gusto po ng SOJ that for the PNP and NBI to hold a joint investigation. And again, if they will, I am not sure kung nakapag-usap na po. This is the new development just today po na i-share sa atin ni Director ni General Nick Torre po. So I'm not sure if there will be some they will hold some case conference to present what are the holdings of the PNP, what are the holdings of the NBI to harmonize po yung mga ebidensya po. I'm sure it will come anytime today po, if not tomorrow po. Meron bang initial conversation between the police and Mrs. Barayuga? Yes po, meron na po. We don't want to mention po kung asaan po yung location niya for security reason po, at yun ang pinakiusap sa atin ni General Torre, but yun nga po yung inihintay po natin. Meron po, they are communicating with the family po. At committed yung wife? Yes po, and they are very thankful po sa efforts po ng PNP. I'm sure with this development, mas mapapalakas po natin yung kaso po natin laban dito sa mga taong minention po ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza po. May proseso po kasi, sir, yung pag-awol. Remember, he was put into restrictive custody noong October 7. He left CIDG custody on October 8. So, as a matter of procedure po, before PNPA personnel will be put on awol status po, there should be at least 3 notices sent to him, directing him to report. So kung in-ignore po niya itong notices po nito to return the work, then he will be declared on awol status. So iniintay po natin na mag-issue ang DPRM ng awol na po yung estado po niya. But without prejudice doon sa mga kaso po na isasampa po natin sa kanya for disregarding a lawful order, that is yung violating the restrictive custody order as well as yun sa insubordination po. Direct participation niya dun sa krimen, naka-establish na ba? Yes po, sir. Ang naging participation po niya dito based doon po sa vital witnesses natin is, remember po, ang involved po dito sa kaso po na ito ay isang adventure po, at nakita po sa CCTV na magmula po doon sa Kapitolyo ay sinundan na po itong ating biktima hanggang makakating po sila doon sa place of incident po. At yung mismong RFID na ginamit po nung sasakyan po na ito ay na-trace po natin yan sa isang individual. At ito pong individual po na ito ang nag-mention mismo. Kilala po niya personally si Sergeant Ulysses Pascual, at sinabi po niya na si Sergeant Ulysses Pascual ang gumagamit po ng mga sasakyan na ito. And in fact, at nang pinakita natin yung ibang mga persons of interest na mga pictures, kasabay ng ibang mga picture, they positively identified ito nga ang pinsan niya, si Gallardo at saka si alias Jeff at saka si alias Lupin po. With this, ma'am, papailan na ba siya? Sasama na doon sa double murder? Nasampahan na po, sir, ng kaso ng October 14 po si Sergeant Ulysses Mendoza. So, 2 counts of murder po ang isinampa po laban sa kanya, sa pinsan po niyang si Gallardo at itong si alias Jeff at si alias Lupi na sinasabing tauhan itong si Gallardo po. At maidagdag ko na lang, sir, naglabas din po ng reward na 500,000 ang LGU po ng Bulacan for anyone who could provide information that will lead to the arrest and location po nitong si Sergeant Pascual Gallardo alias Lupin at alias Jeff po. Kung yung possible motive na strategy? Hindi pa po natin ngayon ma-single out kung ano po yung motibo until such time na ma-pinpoint po natin yung mastermind, because it appears na ito pong mga suspect na sinampahan po ng kaso were just the instrument na ginamit na itong mastermind para patayin nga po itong si Capistrano na nadamay pa po yung kanyang driver po. Ano
So hindi natin inaalis yung possibility na ito ay work-related at sa ngayon ay yun yung direction po ng investigation po at since naisampa na po itong kaso na ito, the OIC of Bulacan PPO informed us that the CIDG will be the primary unit now will conduct manhunt against these personalities po. So yesterday sir we received po yung report po from the DDPRM na as of yesterday po ay nasa base po sa inventory po ay nasa around 1586 po yung PNP personnel na nag-declare po na meron po silang mga kaanak up to 4th degree of consanguinity and affinity na tatakbo po sa darating na eleksyon sa susunod na taon po. At out of the 1586 po ay nasa 1308 na po ang may relief orders, meaning naalis na po sila doon sa kanilang places of assignment at pansamantalang tinransfer po sa ibang units po until na matapos po yung ating election period. Yung remaining po ay yung mga orders po ay i-release po probably if not tomorrow po or early next week po. Po? 1,308 na po yung with relief orders po. Ang total po ng inventory as of yesterday po ay nasa 1,586. So for issuance of orders, sir, ay meron pa po natitira na 278. But the DPRM informed us that if not today, tomorrow, probably early next week, ay lalabas po yung mga orders po nila. Yes po, yes po. Wala po tayong ranggo but ang pinakamarami po sa mga regions po ay nasa region 9 po, nasa 144 at lahat po yung 144 ay may relief orders na po. Ang next po na pinakamarami po ay region 6 po, 100, Probar po, nasa 122 po. Probar po. Next is Pro 6 po with 118. Sa mga hindi nakasunod sa story, bakit kailangan gawin? Yes po, this policy po ay matagal na pong ini-implement po ng PNP na every time tayo po ay sasailalim po sa electoral process po. Yung mga pulis po natin na may mga tatakbo pong kaanak ay inaalis po doon sa places of assignment nila or kung saan po natatakbo yung kanilang mga kaanak to preclude any notion na magagamit po yung kanilang pagiging pulis to influence yung darating po na election po. So we remain nonpartisan and impartial po sa gagawin po nating election po. Kaya expected naman po ito ng ating mga kapulisan na kapag kami mga ganito pong electoral exercise po ay malilipat po sila ng lugar po. Ano pwede mangyari po sa kanilang mga Well, kung may hindi po magdi-declare at mapapatunayan po na may mga kaanak po silang tatakbo at worse ay gagamitin nila yung kanilang authority bilang police, ay definitely they will face a administrative sanction to include probably dismissal from the service po. Kasama po yun, sir, sa naging inventory po, but the data given to us are those PNP personnel na mayroon pong mga kaanak. But kasama po doon sa directive na ibinaba po ng directorate is to declare kung mayroon pong mga active na police na closely associated doon sa mga retiradong PNP officers na tatakbo po sa darating na eleksyon. So right now, wala pa po tayong kopya kung may nag-declare po niyan. Ang inuna lang po natin, binigay sa atin is yung initial lang po data with respect doon sa mga pulis nating may relatives po na kandidato po. Ma'am, napag-desisyon na ba kung kailan ipapatupad ang gantan? That was the recommendation, one of the suggestion in fact ng PNP. However, the decision nasa COMELEC po talaga dahil lahat po ng activities policy relating to election po ay kumukuha po tayo ng signal po at decision po sa COMELEC, ma'am. Yung security leader natanggalan na po ba yung mga meron naman na po tayo sir na Committee on Ban on Firearms and Security Concern. Dapat this early pa lang po naglabas na po ng resolution at instruction po ang
COMELEC for those candidates na nag-avail po ng at least until now ay meron po silang security detail ay dapat as early as now ay magkumugsik na po sila ng certificate of exemption, kasi pagdating po ng election period definitely po ay dapat wala na pong mga escorts po sila, and unless of course meron po silang exemption from the COMELEC. Yung pinakamarami po sir is Cordillera po, Cordillera, I stand corrected, 180. Next is Region 9, 144. Next is Bar with 122. I stand corrected, sir. Sige, sa breakdown po, sir, doon po sa mga nag-declare po na may mga relatives po ng mga kandidato po, ang pinakamarami pong region ay Cordillera po with 180. At yung 180 po na yan ay meron na pong relief orders. Next is Region 9 po, 144. Same with Cordillera, yung 144 ay may relief orders na rin po. Next is Bar po, 122 po. Out of the 122, ang may orders na po is 109.